Tinipon ni Governor Gwen Garcia ang mga alkalde ng buong Juan Cebu Island at mga regional director ng national agency sa Kapitolyo para talakayin ang pinag-isang hakbang sa pagtugon sa banta ng ASF sa lalawigan. Tinanggihan at tatanggalin na ng Kapitolyo ang pagpapatupad ng color coding scheme at ang hog culling policy na ipinatutupad ng Bureau of Animal Industry o BAI, Department of Agriculture o DA, at ng National Line Agency sa paglaban sa ASF sa probinsya. Gagawaan niya ng sariling patakaran ng lalawigan ng Cebu para mapigil ang banta ng ASF sa probinsya. Ipinag-utos na ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na alisin ang lahat ng border control sa mga hangganan ng mga munisipyo sa lalawigan. Kasi sinabi ko na nga, kung ipipersahin nila talaga yung polisiya nila, and they will go ahead, kolor-kolora na naman kayo dyan, tapos patay-pataya naman ng baboy kasi baka mamatay, eh I will have to call on the PNP to see to it that my no culling policy, and later on I will pronounce other policies that these will be properly implemented. So, walay color coding karon, and because of that, I will no longer allow color coding within the province of Cebu. We will lift all border controls. Ang mga alkalde sa local government unit ng buong Cebu province ay nasisiyahan sa mahusay na paghahatid at paglalatag ng solusyon ng gobernadora patungkol sa ASF at pagwawalang bisa sa culling at pag-aalis ng border control sa probinsya. Nagpasalamat ko, Gob, kay kung wala pa ni mo pugni ang culling, ang kato mga 700 kapin kababoy, wala, patay na taturon. I comment na ning maayong programa ni atong palisigop, no? A very compassionate approach, but very logical, no? Practical, appropriate, and scientific approach. Naglabas naman ng public advisory ang DOH na ang karne ng baboy, kahit nahawaan ng ASF, ay ligtas pa rin kainin ng tao hanggat niluto ito ng maayos. Ang mga pribadong hog grower, hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong bansa, ay lubos na sumusuporta sa mga hakbang at patakaran ng Cebu Capitol sa pamamahala sa mga banta ng ASF. Ayon kay Rolando Tambago, Pangulo ng Central Visayas Pork Producers Cooperative at ng Pork Producers Federation of the Philippines, panahon na para subukan ng gobyerno ang isa pang hakbang bukod sa pig culling sa paghawak sa kinatatakutang sakit ng baboy dahil nananatili itong hindi epektibo at kontraproduksyon. Wala tayo nakita na mga probinsya or any LGU, the whole Philippines, nga ni tan-aw og laing pamaagi sa pagsulbat aning problema. And it's the first time the Cebu Provincial Government, through the leadership of our Governor Gwen Garcia, nga nangita taglay pamaagi nga naay possibility nga masulbat pa ni ang atong problema sa atong industriya. Ang Cebu ay mayroong 11 billion pesos hog industry na gustong protektahan ng gobernador kahit papaano. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Hisola, Humahataw!